What's up sa inyo mga ka-farming? Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Welcome to your YouTube channel. Siyempre kung bago ka lang dito sa YouTube channel, huwag mo na kalimutan mag-subscribe at pinatun mo rin ang notification bell para lagi update sa mga susunod na video. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Intro, pasok! Nga po mga ka-farming, for today is vlog, ituturo ko naman sa inyo kung paano magbulak ng kalamansi. So para lang to sa mga beginner mga ka-farming, so hindi naman tayo perfecto na sa pagkakalamansi. Wala naman na tao na farmers na nasabi nga perfecto sa pagkakalamansi. So yun, tuturo ko sa inyo yung base lang sa aking mga nalalaman. So yun, tara mga farming, pag-usapan natin. So papakita ko muna sa inyo ang bulaklak ng ating kalamansi. So ayan mga farming, kung nakikita nyo, may mga gamat ang hito na tayo. Lumalabas pa yung mga bulaklak nyan. So nagtitigan na tayo, 5 days na natigang yung ating kalamansi. So nakikita nyo mga farming, lumalabas na yung mga bulaklak nya. So ayan o. So ayan, may mga gamatang hito na tayo. So ayan, pag mga ganyan na mga farming, masela ng masela na yung mga ganyan na ating mga gamatang hito. So sundutin na yan, tsaka itong mga bulaklak na ito. Yung mga bumukadkad na yan na natutuyo na. Pagka kasi bumuka ito mga farming, yung bulaklak na yan ay nakakapasok na dyan yung hayop. So ayun, makita nyo mga farming, may mga lumalabas pa. So ayan, hanggang sa loob mga farming, lumalabas yung bulaklak niya. Hindi pa natin siya binibigyan ng abono mga farming, lalo na pag binigyan pa natin siya ng abono, magdidire-diretsyong kanyang pagbubulaklak. So ayun, makita nyo, magayo mga kilikili niya mga farming, kaya ito po ay lalabasan ng bulaklak 100% pag ganyan na mga farming. So makita nyo, magugulang yung dahon ng ating kalamansi, kaya permis na lalabas talaga ang bulaklak. So ayun, makita nyo mga farming, marami na rin natagtag na yung ano, marami na rin talaga ng mga gamatang hito. So ayun, makita nyo mga farming, yung mga puti-puti na yan, ayun, mga bulaklak natin yan, lumalabas na. So pagkaganito mga farming, alaga na tayo sa spray, huwag na natin ito papabayaan. So ayun mga farming, paano nga ba magpabulaklak ng kalamansi? So yung kasi iba mga farming, bakit daw nagsabog naman sila ng abono, hindi daw lumalabas yung bulaklak. So ito, may isang puno ako na isasample sa inyo mga farming. So ayan, kung makikita nyo itong isang puno na to mga farming, mga mura yung dahon nya. So pagka kasi ganyan na mga farming, mura yung dahon ng lumabas nung ng kalamansi mo, kahit bigyan mo siya ng abono, bubulaklak yan, konti lang, pero hindi ka mukha nang inaasahan mo na bulaklak na sobrang dami. So bakit? Kasi mga farming, saan pa nga lalabas ang bulaklak nya? Eh kasi nga murang dahon nang lumabas. So ang pag ito ay natigang natin na mga farming, dito na siya lalabas. Kung makikita nyo, ayun yung mga pinagpitasan na to, tas yung mga gulang na bulaklak na yan, dyan na lalabas mga farming yung ating bulaklak ng kalamansi. So yun, number one tip mga farming, kailangan makita natin na magulang yung ating dahon ng kalamansi. So yan ang tatandaan nyo mga farming, bago tayo magpatigang, anuhin po natin na siguraduhin natin ang dahon ng ating kalamansi ay magulang para tayo ay makapagpabulaklak. So meron kasi mga ka-farming, meron na nag-PPM sa akin na nagbigay daw naman sila ng abono, bakit daw hindi bumulaklak? So yun nga po mga ka-farming, ito pong pagkakalamansi ay hindi naman ba basta-basta.
Hindi basta-basta po tayo ang nagbibigay ng abono. So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo mga farming, ha? Kailangan natin masigurado kailangan natin na masigurado na ang dahon ng kalamansi natin ay magulang. So pagkayan ay nag-abono tayo agad na hindi naman magulang yung ating dahon ng kalamansi, kakainin lang niya pero hindi lalabasan ng maraming bulaklak. So yun nga po mga farming ang lagi natin tandaan. So yun nga po, kaya ko nag-spray mga farming ng herbicide, kasi nga po nagpapatigang na ako. Yan po yung tandaan natin sa pagpapatigang, para po tayo ay hindi na mag-rescatter, mag-spray na tayo ng herbicide para matagal-tagal na hindi tayo mag-rescatter. So syempre nga po titigangin natin para hindi na natin siya isang problema yung ating damo sa kalamansi. So ayun na, makikita nyo mga farming, ayun po yung mga puti-puti na yan, kung nakikita nyo mga farming, lumalabas yung bulaklak niya. So kung nakita nyo mga farming, itong mga pinagpikasan na yan, lalabasan pa po ng ating bulaklak yan, lalo na pag nagbigay na po tayo ng abono. So ayun na mga farming, baka mga ajis, maghahagis na po tayo ng ating abono. So hindi natin na pwedeng pag ito po ay pagtagalin na mga farming na tigangin, kasi nga po ay may mga gamatang hito na tayo. So pag po pinagtagal natin, ito pong mga gamatang hito natin ay malalaglag na po yan, kasi nga po stress na siya, wala na siyang masipsip na parang syempre yung inumin niya, parang din tao yan na mga farming, pag syempre nauuhaw, wala na siyang mainom. So yun po, ayan makita nyo mga farming, para yung bulala. So kaya dire-diretso po ang pag-i-spray natin dito yan mga farming. So ano po mga farming, hanggang dito lang po muna ang ating video. Keep safe and God bless po sa inyong lahat. Sana po ay may natutunan kayo sa aking na may ibahagi ngayong araw.